Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Desires Mindanao, handa na ba kayo? KB Kilos Proto! KB Kilos Proto! Servisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Proto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB Kilos Proto! KB paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Proto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Proto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB Kilos Proto! KB Kilos Proto! KB Kilos Proto! Huwebes, 20 ng Abril. Magandang gabi, Pilipinas. Kabilang ng mga Pinoy overseas. Kumusta ka, Lex? Ayos naman. Welcome back. Welcome back sa ating pong kasamang si Bitag. At good evening sa lahat pong na mga nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, diretso tayo sa sala ho ng ito ho yung sinasabi ho nating issue ngayon. Yeah. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre pinagtanggol si Pangulong Duterte sa issue ng human rights sa Pinas. Inisa-isa ng mga Filipino-American journalists in New York ang mga sunod-sunod na paglabag-umano ng Pangulo sa karapatan pantao sa bansa, partikular na ang laban nito sa droga. Sagot ni Justice Secretary Aguirre, walang state-sponsored killing sa Pinas. Not at dapat na igalang ang anti-drug campaign ng gobyerno sa inyo, mga KP. Hindi pa rin ba maka-move on ang ilan po natin mga kababayan na talagang ayaw nyo maniwala na wala naman talagang state-sponsored na nangyayari pong human rights violation dito? Ayaw ng Pangulo yan, di ba? Alam mo, Lex, kararating ko lang kaninang umaga from the States diretso ako, no? Sa States kasi, idineklara na ni President Trump. When I was there yesterday, narinig ko ito bago pag-alis ko na talagang next move ni Trump ay war on drugs. Lako, ngayon, kung pag-uusapan natin ito mga sinasabi ng mga Filipino-American journalists about state-sponsored killing, tama ka sinasabi mo kasi wala naman talagang tama para sa mga mainstream media except for Fox. Lahat ng mga Fox Network, lahat ng mga network doon, ang kanilang pananaw, hindi lang kay Trump, kundi sa sino man talaga makikita mo yung sinasabing mainstream media nila doon, iba ang angling ng mga story. Yun. So, normally, matatawag natin sila politically incorrect. Yun. O, dito sa mga nakikita natin ito, I don't even understand kung bakit ipinagtatanggol pa ni Secretary Vitaliano Aguirre. Oo. Olo trabaho niya yan kasi to say state-sponsored itong sa sinasabing kung ano yung sinasabi lang sa drugs na to laban sa droga, medyo ito'y paulit-ulit na leksa, no? Yeah. But people, you know, habang paulit-ulit mo na sinasabi, siguro baka akala nila pag paulit-ulit mo sinasabi, nag-i-stick sa tao eh. Mm-hmm. Pero hindi, may sariling pag-iisip na rin po ang ating mga kababayan. Hindi na sila kumakagat sa mga ganong mga balita dahil alam naman nila na wala naman talagang ganon. Ito, sabihin ko po sa mga Phil-American na journalist dyan po sa Amerika at ang mga binabanggit po ninyo na meron mga ganito pong aligasyon sa ating pong Pangulong Duterte, sa kanya pong administrasyon, wag ho, kung gusto ninyo, kayo hong pumunta dito. Ang problema kasi ho sa inyo, ang ilan po sa inyo, humihingi lang kayo ng mga detalye dito ng inyo pong mga counterparts dito. Nag-feed lamang ho sila ng information sa inyo. Why not pumunta kayo dito sa Pilipinas?
See for yourself kung anong nangyayari dito. Alam mo lang, sa kumunta sa Pilipinas, the same thing. Sino pang lalapitan na? Yung mga mainstream media rin. Ngayon, pag nalapitan mo mainstream media, pareho namang sinasabi nito mga mainstream na talagang wala naman tama rin. Kapareho kaninang umaga, pagka-touchdown pa lang ng aeroplano, narinig ko na. Kay magbabalita, tapos komentaryo, derecho, yung headline tama, gagamitin mo mga headline sa dyaryo, pero ang laman, komentaryo ng sinasabing tagapagbalita. Doon pa lang, may problema ka na. So, nakikita mo yung sinasabing analysis, na hindi analysis, iyon ang sinasabing headlines with commentaries, kargado na. So, pinakinggan ko kanina, sabi ko, wow, the same thing. Kung anong nangyayari sa Amerika, ganun din yung estilo nila. Which is exactly, ganun din ang nararanasan ni Trump. Tinatabla siya roon sa, pasintabi niya sa CNN, dito natin, ano? CNN, NBC, CBS, ABC, lahat ho yun. Kaya pinabantayan ho natin. So, the same pattern na nakikita rin natin dito sa Pinas. Okay ho, mga ka-KP, kung meron po kayo mga salobin, mga gusto ho ninyong iparating sa ating pong programa, mag-iwan ho kayo ng inyong pong mga mensahe sa Kilos Pronto Facebook page. Makilahok, makaanilisa, mga ka-KP, interactive pong programang ito. Eto ho, nag-iisang sumbungan sa prime time. Sumbungan ho kami, ano? Mainit na isyo pinag-uusapan, balitan, investigahan, umpisa na! Kahit sa kalsada, maraming baruhal. Meron pa ring anghel na makikita. Ang mamang ito, nagsauli ng pitaka. May-ari ng Karta Moleda, tuwang-tuwa. Alamin sa Kilos Pronto. Mga taga San Jose, Camarines Sur, nagre-reklamo. Sirang sidewalk at madilim na kalsada. Kailan daw magagawa sa lugar nila? Mr. Mayor, anong balita? Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto. Basagan ang mukha na mga kabataan, walang kawala sa video. Ang mga gurang sa halip na umawat, inurot pa ang tsonggo. Alamin sa Kilos Pronto. Senior citizen na nawala, patay na na makita. Pobreng nakatatanda, binaril na walang awa. Walang kaluluwang suspect, sino kaya? Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! O ito mga ka-KP, simulan po natin. Alam mo Ben, karamihan sa mga Pinoy, mas masarap ang kwentuhan kapag sinasamahan po ng konting alak o serbesa. O yung pong term namin dito sa Kilos Pronto, yung agua de pataranta. Okay lang po yan, pero tandaan, ang inumin, dapat po ilagay po sa tiyan, agua po dito sa ulo. Kundi trouble ho kayo. Walang dudang magandang puntahan ang mga overlooking sa Sumulong Highway Barangay Mambugan, Santipolo. Lalo na sa gabi kung saan makikita mo ang ilaw sa Kalakhang, Maynila. Patok itong tambayan ng magsing irog at magbabarkada. Paparada ka lamang sa gilid ng kalsada, makikita mo na sa gabi ang ganda ng Metro Manila. Pero ang problema, sapol sa Kilos Pronto Team, ang pagtambay hinahaluan ng serbesa. Tulad na lamang na mga kabataan ito na dito na napiling mag-iinuman. Wala silang pakialam, bulgaran ang pag-iinuman sa lansangan. Pagkatapos ng kasiyahan, sasakay at magpapaharurot ng sasakyan. Ayon sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, illegal ang paghawak sa manibela ng sinumang lulong sa droga o alak. Nasaan kaya mga kagawad ng barangay na dapat sana'y sumusuway sa kalakarang ito? Huwag ninyong konsentihin ang gawain ito. Kilos Pronto, aksyonan nyo bago pa may madisgrasya. Eh, maganda talagang tambayan po dyan sa Antipolo dahil overlooking mo, Ben, yung Metro Manila. Kitang-kita mo yun kapag sa gabi, gandang tanawin. Pero problema ho, eh bakit ginawa hong inuman yung gilid po ng kalsada? Eh bawal ho dyan. Diba? Mukha siguro may pahintulot ito sa local government. Ha? Ako, Lex, ano, pag may mga ganyang klaseng lugar na kung saan tinatambay ng mga kabataan, makikita natin may dalang mga bote. Yun. Kayong mga nasa barangay dyan o kayong nasa lokal na pamahalaan na malapit sa inyo, abay, lumakad nga kayo minsan para makita ninyo. Kasi pag pinabayaan nyo itong mga kabataan na ito, dadami yan. Magiging tambay yan. Soon, magkakarambolan dyan. Hindi lang rambol.
by Sus Mari Joseph, lalo itong makikita niyong susunod, ano? Sus Mari Joseph na to, Lex. Diretsuhin na natin to, mamaya-maya, ano? Pero etong rumble na to, lamang pinag-uusapan natin, may mga sensitibo ata sa inyo, ano? Hindi ho namin kinukundoon pagdating ang mga violence, pero kung naaktuhan lang ho namin, pinakikita ho namin to, parang mga balita ho to na dapat makita dahil sumasalamin ho to sa aktwal na mga pangyayaring nakikita natin sa paligid natin. Kung hindi tayo nagigising, kaya tayo'y pinupukaw natin yung mga otoridad o yung mga kung sino man mga nandun sa lokal na pamahalaan para makita nyo. Okay? Ito, isang grupo, mga lasing. Sus Mari Joseph, troublemaker naman. Nasilip namin, kabataan, nagrarambulan. Abay, pag medyo sensitibo ho kayo, ano? Panoorin nyo to, baka para hindi ho sa inyo to, so maganda siguro tingnan nyo na lang. A 10 ng Abril ng kasulukuyang taon sa kabaan ng P. Burgo Street, lungsod na Maynila. Rambulan ang inatupag ng ilang mga kabataang nasa pool ng aming kamera. Suntok sa kanan, suntok sa kaliwa. Habang ang mga nanonood tila naging boxing coach pa. Imbis na sawayin ng mga nakatatanda, ang mga batang nagrarambulan ay lalo pang inuudyukan na magsapakan itong mga batang ito. Kung sa ibabaw ng ring, boxing sports ito kung ituring. Pero kung nasa kalsada na, basag ulo na yan. Kung hindi pa umawat ang dalagitang naglakas loob, siguradong tuloy lamang ang rambol. Mga chong, easy-easy lang. Hindi pisikal na pananakit ang sagot sa inyong alitan. Habang bata pa kayo, magbago na kayo. Nako. Oh, yung ganitong eksena, Ben, no? Okay sana kung mayroong mga gloves, eh, kaso kamaupo yung ginagamit eh. Eh magkakasakitan talaga. Ayun nga lang yung mga matatanda doon, urot pa ng urot. Nako. Ito kung napanood nyo kanina, no? Again, ito ho hindi ho kami yung mga sinasabi mga YouTuber o estilo ng social media. Ito ho inaaktuhan lang ho, ano? Pero kung nakakita ho kayo ng ganitong klaseng tanawin, doon nakita niyo babae pa ang para magpatigil. Laking insulto 'yan para doon sa mga putok sa buhong nakatingin lang, lalo-lalo na 'yung mga matatandang dapat pinagtatadyakan din kaysa lalamunan. Again, nagiging violente tayo sa sinasabi natin. Etong mga kabataan na 'to tinuturuan 'yung maging violente. Oo. Oh. At pagkatapos walang umaawit nanunood. May nakita ako matanda, may nakikita pa ako ng video. Mga naging boss. Ano pa nga eh, naging coach nga eh. Mm. Tinutulak-tulak pa niya yung bata. Alam niyo ho, yung mga ganung bata kapag ganun pong kinagisnan ho nila, pagtanda ho niyan, mga maton sigurado ho yan at maghahanap-hanap po yan ng basag ulo po diyan sa kalye. Hindi ako nagkakamali po yan. Sigurado yan, ha? Kaya mas maigi yung ating po mga barangay ho diyan sa Santo Burgos Street sa lungsod ng Maynila. Nako po, pang-ilan nitong Maynila nito ah. Dito naman ho tayo. Kagabi ho mga ka-KP, pagkatapos po ng aming programa, abay dumating po ang masasabi nating isang Good Samaritan. Bibihira na po ito mga ka-KP. Nagsadya po siya dito sa tanggapan ng Kilos Pronto para magsauli ho ng wallet na may lamang pera at mga importanteng identification card o ID. Sino may-ari? Ito po panoorin po natin. Magandang gabi po, Ginoo Bert Mindalano. Sir Bert, napakabait naman ho ninyo na tumungo kayo dito sa Kilos Pronto para sa uli po. Ano ba yung nakuha ho ninyo, napulot ho ninyo? Actually sir, maraming laman eh. May mga bank kompa. So, hindi naman atin. Oo. So, bakit natin papakin na bangan, hindi naman atin. Nakilala ba ho natin kung sino may-ari? Opo, opo. May pangalan na ho ba? Meron na po sir. Matapos tawagan ng Kilos Pronto team ang may-ari ng wallet, agad din po siyang pumunta sa tanggapan ng Kilos Pronto. Ayon sa kanya, naiwanan niya ang kanyang wallet sa isang kilalang tindahan ng tinapay. Saan mo naiwan yung wallet mo? Sa isa pong kilalang tindahan ng pandesal. Then, binalikan ho namin kaso sira po yung CCTV nila eh. So, yun po. Naalala ko lang po nung bibili na ako ng prutas. Yun, naiwan ko pala ron. Personal namang isinauli ni Bert Mindalano kay Marcelo ang kanyang wallet
Kaya naman, labis-labis ang tuwa at pasasalamat ni Marcelo dahil mabilis na naibalik sa kanya ang kanyang pitaka. Talagang malaki pa yung pasasalamat ko kay Sir Bert sa kasasawa niya. Sa bitag po, maraming salamat ko kay Sir Ben, saka kay Sir Alex, saka kay yung tumawag po sa bahay, kay Sir Mike, saka kay Ma'am Clarissa. Ayun. Trabaho ng programang ito, mamuna kapag kayo'y nakaabot ho sa amin dito sa programa hong Kilos Pronto. Sa title pa lang ho ng programang ito, Kilos Pronto rin ho namin kayo, igigisingin, pupukawin ho namin kayo. Diretso ho tayo sa sumbong ho rito sa atin, residente ho ng isang barangay sa bayan ho ng San Jose Camarines Sur. Sira-sirang sidewalk. Abay, limang buwan na nila itong problema pero hindi pa rin ito nasusolusyonan. Bakit kaya? Ito, panoorin ho natin. A 25 ng Disyembre noong nakarang taon, eksklusibong naidokumento ng Kilos Pronto ang pagsalanta sa kabikulan ng Bagyong Nina sa araw ng Kapaskuhan. Malakas sa hangin. Rumaragas ang tubig na galing sa ulang dulot ng bagyo ang naranasan ng mga Bikulano. Pagsibol ng umaga, mga sirasirang bahay, nagsitumpahang mga poste at wasak na mga kalsada ang bumulaga sa mga residente. Kung saan ang pagsisimulang muli hindi pa nila matiyak. At makalipas ang halos limang buwan, muling binalikan ng KP team ang nasabing lugar. Sa Cabana Municipal Road na bahagi ng Barangay San Antonio sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur, kapansin-pansin ang sira-sirang bangketa nito. Hindi madaanan ng mga pedestrian dahilan upang ang mismong gitna ng kalsada ang binabagtas sila. Dagdag pa sa peligrong maaring idulot nito, lalo na sa mga bata, ay ang mga nakungusling bakal. Hindi lang yan, ilang dura lamang malapit sa naturang sirang bangketa, makikita ang isa pang wasak na sidewalk. Ayon sa residenteng si Roger Okpina, 67 anyos, bukod sa mga sirang daanan, dagdag din sa kanilang problema ang kawalan ng maayos na ilaw o streetlight sa nasabing lugar na maaring magdulot ng aksidente. Lalo na kung gabi, may mga diferensya yung streetlight dito eh. Kung hindi yan maiilawan at hindi aksyonan agad, delikado ito. Baka malamang may mga mahulog dyan sa mga butas. Kaya sa tagal nilang nagtitiis, matindi ngayon ang kanilang panawagan sa lokal na pamahalaan na aksyonan ang kanilang problema. Dapat maging maayos na agad. Malaking sagabal ito sa hanap buhay ng mga tao. Well, tinatawagan natin, Lex, itong mayor ho rito ng bayan San Jose Camarines Sur. Ano? Yes. Wala akong sumasagot. And kaya ho tayo andito, ano? Sinasabi ho namin kung kayo ho'y nanunood dyan sa Camarines Sur, sa San Jose, bayan ng San Jose, kinig kayo, ano? Una sa lahat, pag nakaabot sa amin, kami ho'y pakikilusin lang ho namin kayo. Pero kung sitwasyon ho, nakapareho nito, sumbong na ho to from the edition kung tawagin eh. Ha? Kanina, sinasabi nito sa off-cam, waiting for budget. Nako. Alam nyo, sige. Intindihin na lang natin next na waiting for the budget. Kung ganyan ang ginagawa ninyo, makinig kayo, maglagay muna kayo ng harang dyan na para iwasan at the same time, mag-iingat kasi may sirang lugar dito, parte ng tulay. Mayor Antonio Chavez, hindi sapat yung sinasabing alang budget. Alam naman namin ang budget, hindi ganun kadaling makuha. Ang importante, ano ang nagawa mo? Matagal na to, Ben. No? Kaya nga, itong mga sinasabi natin, yung savings, yung budget ng 2016, panahon pa ng dilaw yan. Ngayon, kung meron 2017, dapat yan, ito'y nakaabot na sa national kasi kung dinadaanan yan sa national, sa provincial man, para naman maayos. Ngayon, pakiusap lang namin,
Bibigyan namin kayo ng pagkakataon, babantayan namin to. Makinig ka, Mayor Antonio Chavez. Baka kasi sasabihin mo, inaantay mo pang budget. Sige, alam namin yan. Mahalaga, siguro maglagay ka ng karatula. Kami nag-aantay ng budget dito para sa susunod kayong mga natutulog sa pansitan dyan na kung anong probinsya. Pag nakakita kayo ng ganyan sira, laggan nyo na. Kasalukuyan, ito'y inaasikaso namin para pag nakita to ng mga tao dyan, sabihin, meron kayong ginagawa. Kapag wala, ay sus Mario Josep. Ayan na ba? Ayun, ito online. Sige, kausapin nga natin to. Ayun. Oh, si Mayor Antonio Chavez, ang bayan ng San Jose, Camarines Sur. Sir, magandang gabi, Mayor Antonio Chavez. Magandang gabi po rin sa inyo po, okay. Ben and Alex. Live po tayo sa Kilos. Sir, alam nyo, ito'y idinulog lang ho sa atin. Ano? Maganda ho siguro kung kayo nag-aantay ng budget, naintindihan ho namin yung pag-aantay ng budget, hindi ganun kadali. Maganda siguro, okay. Maglagay ho kayo ng karatula muna na kayo nag-aantay sa budget. In the meantime, para makaiwas ho ng disgrasya, na wag ho natin nakatiwangwang lang dyan. Patrabahuin nyo mga inhiniero ninyo, sir, na gumawa man lang ng hakbang muna na para medyo makaiwas at para iwas disgrasya rin. Para malaman nila, malayo pa lang, may sirang tulay, naghihinay-hinay ho sila dyan. Sige po. Gagawin po namin yon. Okay. Ipapatingnan ko po ulit sa amin pong mga engineer. Nagkataon po kasi na mas marami pa ang na-damage last sa typhoon na Nina. Okay. Like for example, walang mga bubong yung eskwela namin. Inuna ho ninyo yun? Yes. Yun lang ho inuna namin. Dahil December ho yun, kailangan pag panahon din pasukan, yun po muna ang unahin namin. At saka yung iba pang mga bahay na nasira nung bagyo, na walang matirahan yung aming mga kababayan. Pero yung idinulog po sa inyo, maganda rin po yun. At least na-call yung attention namin. And then, hayaan po ninyo, papagawang ko ng paraan at saka agad-agad. Okay, Mayor, sige, mag-aantay lang kami sa inyo. No? At least nakaabot na ho sa inyo. Well said yung sinabi nyo kanina, tinatanggap ho namin. Kami naman ho, kung sakaling kailangan nyo ho ng tulong na hindi ho kayo parang nagbibingi-bingihan lang ho kung sino man yung mga talpulano dyan, isumbong nyo ho sa amin. At pakikilusin pronto ho namin yan kasi alam nyo kasi kuminsan kapag kayo isang mayor dyan parang nakakaliit para sa kanila, lumapit ho kayo sa amin para hambalusin ho namin kahit sinong Estas, Judas, Barabas na yan. Alam nyo po kasi yung kalsada na yun, National Highway yun. Yun. Mm-hmm. So, budget ng DPW. O ngayon, Mayor, maganda, nag-usap tayo kung nakikinig kita sa DPWH. Kung sakaling nanunood sila ngayon, nakikita nila ngayon yung problema ninyo. Although, medyo ako naman naintindihan ko sinabi nyo, inunay yung mga paralan, yung mga bubong, kaysa dyan, kasi mas mahalaga naman yung sa mga bata na nag-aaral. Ano? In the meantime, kunting signage lang ho, Mayor. Ano? Signage lang na medyo, ito pa rin, kung warning. Sakaling warning din, at the same time, na para magising din yung lokal na pamahal, yung DPWH sa rehiyon ninyo dyan, na para naman gumawa sila ng sinasabing report na kailan. Kasi hindi nyo trabaho ho yan. Kasi alam ho namin, pero mas magandang kayo ho rin mismo sa lokal na pamahalaan na maidulog ninyo ho. Kung sakali sila ho ayaw kumilos, kami na ho bahala ni Alex Santos dito. Hindi, kahit na DPW po yun, kung kapakanan ng aking mamaya, ako na po mismo na action. Okay. DPW. Yes. Okay, sige. Nakahanda ho kaming tumulong sa inyo, Mayor, pagdating dyan, ha? Opo, maraming salamat po. Walang anuman. Mayor, may tanong ako sa inyo, Mayor. Kalyado ba ho ninyo si President Duterte? Hindi po. Kaya lang, magkakaibigan po kami ng nung mayor pa siya. Pero, Mayor, okay. Si VP Lenny ho. Okay. Hindi rin. Mayor, ganito na lang. Ako ho'y, although kay Alex lambing lang ho yun, iwasan ho muna natin ang politika pagdating ho sa sinasabing serbisyo publiko. Alam ko naman ho kayo nagsiserbisyo publiko. Pangit ho kasi pakinggan, baka akala na porket hindi kayo kaalyado. Kaalyado man kayo kahindi, may kilos pronto. Wala ho kaming pakialam kahit sino nakaupo. Alam naman ho namin, nakikinig ho talaga si Mayor President Duterte. Hindi niyo ho papayagan yung ganyang klaseng aksyon. Kung nakikinig ho sa ating secretary, ito ho'y magic word kay Mark Villar. At lalo-lalo na yung mga nasa distritong yan, dyan sa lugar ninyo dyan, kung sino mga DPWH dyan,
eh hudyat na yan para sila'y kumilos na, baka lumaki pang issue na yan, eh dahil medyo nangangati ng bibig namin ni Alex eh. Mm. Pero ngayon medyo naging magaan ho kami sa inyo, naintindihan ho namin kalagayan ninyo. Sige Mayor, good luck ko. Thank you so much po. Si Mayor Antonio Sanchez po yan. Hindi rin natin talaga sila masisi kung minsan. No. Kasi pag ikay small-time mayor... Antonio Chavez pala. O, pag hindi small-time mayor ka, papabayaan ka lang. Lalo-lalo na sabi niya, hindi niya kaalyado, kaibigan niya lang, ganito. So, kawawa ka rin nga. So, baka mapapabayaan ka. Oy, kung nakikinig sa atin yung mga dyan sa DPWH, sa lugar, sa bayan ng sinasabing San Jose, Camarines Sur, ho, pupukaw na mo! Gising na dyan, ha? Ayun, yung magic word na bigay na ho natin. Secretary Mark Villar, pakilusin mo ng tao mo dyan. Yan. Fish are eating. So should you, anak. Hmm. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Alam nyo mga ka-KP, wala nang mas masakit pa kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Lalo na kung ikinamatay po ng inyong pong kaanak ay isa pong palaisipan. Yan ang pigati po ng pamilya ng 68 anyos na lolo dyan po sa Novaliches, lungsod ng Quezon. Ang matanda, natagpuan pong isa pong malamig na bangkay sa Loloma. Sino ang suspect at ano ang kanyang motibo para paslangin ang matanda? Yan po binusisi ng Kilos Pronto Crime Desk. A 5 ng Marso taong kasulukuyan, nabulabog sa pagtulog ang ilang residente ng barangay NS Amoranto sa Loloma, Quezon City. Alas 10:30 kasi ng gabi, sa isang sulok ng bangketa sa A. Bonifacio Avenue na malapit sa Malindang Street na naturang barangay, natagpuan nakahandusay sa tabi ng tatlong sako ang walang buhay na katawan ng isang matandang lalaki. Ang biktima, walang pagkakinanlan na matagpuan nakaposas habang naliligo sa sariling dugo. Bukod sa matama ng bala sa ulo at leeg na pangunahing dahilan ng kanyang pagkamatay, nakayapak siya at puno ng sugat ang mga paa at binti. Indikasyon na kinaladgad muna ang biktima bago binaril at itinapon sa tabi ng mga sako. Kinabukasan na sa 1 Marso, nakilalang biktima bilang si Julito Ramos matapos tumugma ang bangkay nito sa missing blotter report ng kanyang pamilya. Ayon sa ilang mga testigo, huling nakita ang 78 anyos sa si Mang Julito sa barangay Talipapa sa Novaliches, Quezon City. March 5, 9:30 ng gabi, papunta sila dun sa isang bar sa barangay Talipapa, along Quirino Highway. Dito nagkaroon ng gulo at ayon sa isang testigo, isang lalaki ang tumampot sa kanya. Nung nandun siya, may nakita siya at nagkagulo. At may nagsabi sa kanya nga na hinuli ng pulis itong biktima. Kaya naman, agad hinagilap ng kanyang pamilya si Mang Julito. Pero ni anino ng biktima ay hindi nila nakita. Gumuho na lamang ang kanilang pag-asa na makita matanda nang napabalita ang may natagpuan bangkay na hawig ni Mang Julito sa Loloma. Sinubukan ng Kilos Pronto Crime Desk na makausap ang mga testigo at pamilya ni Mang Julito, pero tumanggi silang humarap sa aming kamera. Bukod sa takot umano sa sino mang nasa likod ng pagpatay sa biktima, ipinapasadyos na lamang nila ang sinapit na kanilang kaanak na inilarawan nilang mabait, mapagmahal, walang bisyo at walang kaaway. Ang nais na lamang nilang malaman ay kung anong dahilan kung bakit pinatay si Mang Julito.
Bakit nakaposas? Sino ba naglagay doon? At bali may isang tama sa liig. At may na-recover pa doon during the crime lab at nang nandun sa crime scene, may na-recover na isang fire car frame. Sa mga ebidensya at testimonya ang nakalap ng pulisya, sino nga ba ang pumatay kay Mang Julito at bakit kinakatakutan ito ng ilang mga testigo? Okay mga ka-KP, part 1 pa lamang po yan. Bukas, malalaman nun natin kung sino po yung suspect na sinasabi ho ng CIDU, ng QCPD. Ang suspect dito ay isa pong pulis. Makikilala natin bukas. Okay, dito naman tayo, Alex. Ano? Hiwaga, bagay na kung saan bantayan nyo ho mga segment dito dahil ang hiwaga ho rito, hindi ho medisina tong ginamit dito ng isa hong may tuturing pasyente kasi nagpatingin sa Dr. Huto eh. 62 years old. Nagkaroon ho ng mild stroke. Sanhi nga ho ng sinasabing ito ho'y high blood, yung kanyang blood sugar, mataas. Nahulog ho ito sa hagdan na mild stroke, nangiwi yung bibig at nag-utal sa pagsasalita. Patingin sa doktor, nalamang mataas ang kanyang blood sugar. And umabot ho ng 280. Bakit ho natin sinasabi sa inyo to? Kasi ito ho'y mga kwento ng mga totoong tao, hindi ho sila binabayaran para ho magsalita. Di ka pareho ng iba na kinukuha ho mga endorser. Dito ho kasi, sa Kilos Pronto, walang endorser. Yun hong mga gumagamit mismo nito, sila ho nagpapatunay doon sa kanilang naranasan. Kaya kung nanunood sa atin mga dalubhasa, doktor man o kahit sino, eh pakinggan nyo na lang ho kung ano hong lunas na ibigay ho doon sa sinasabi ho nating pasyente ng doktor na gumamit ho ng supplement ho. Nagbago ho lahat. Eh, yun ang hiwaga. Eh, hindi ho medisina eh. Supplement lang ho to. Again, hindi ho pwedeng i-substitute ho ang isang bagay na supplement sa medisina. Eh, yun ang hiwaga. Hindi medisina, pero ang epekto ayon doon sa pasyente, eh parang medisina na rin. Eto, parang oran nyo. Mga 2001, na mild stroke ako. Tapos, nakuha yung bibig ko yung parang umiwit, saka hindi ako nakapagsalitang konti. Pa-doktor ako. Doon nalaman na mataas ang blood sugar ko. Nilaboratory ako na pinin nila na 280 yung sugar level ko. Natakot ako na baka biglang mag-second stroke. Naganap ako ng kwan, maganda. Nalaman ko yung King Herbal doon sa pagpapanot ko sa TV. Nag-take nga ako. Kasi sugar ko, pag ako nagpapatingin sa doktor, laging kwan na, mababa na, mga 100 na lang. 120 yung pinakamataas. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Mm-hmm.
At babalik po ang Kilos Pronto. Kasama po natin ngayon sa studio, walang iba kundi si Lourdes Sumapit. Siya po ay 51 years old. Na taga Dagami, Leyte ho siya. At personal po siyang humingi po ng tulong sa Kilos Pronto para ihingi po ng tulong ang pagkuha ng death claim diyan po sa SSS ng namayapa po niyang asawa. Ilang beses na raw po siyang nagpabalik-balik po sa SSS Tacloban branch para lakarin po ito. Pero hanggang ngayon daw ay hindi pa rin daw malinaw ang proseso. Kaya naman, minabuti po niyang lumuwas dito sa Maynila, gumastos pa para lamang pong harapin kami dito at hingyan po ng tulong at kausapin po natin mamaya ang SSS. Okay, Ma'am Lourdes, ano bang ano, sa waray sa maadyong gabi? Maupay nga gabi. Maupay nga gabi. Ayun. Kumusta naman po? At lumuwas pa po kayo. Galing po kayo ng Dagami, Leyte. O ano ba sabi ho ng SSS Tacloban, Tacloban po? Pag pumupunta po ako doon, sinasabi niya na wala pa daw pong galing dito sa Maynila. Na-approval, parang ganun. Opo. Eh di, wala naman ako magagawa. Di, uwi na naman ako sa bahay. Eh, bawat punta ng Tacloban, gumagastos sa may 100. Ilang beses po kayo pabalik-balik? Pabalik-balik po. Noong 2014, nung pabalik-balik ako doon, pinaghirapan ko pa yung pera na yun, para pasahe, para makuha ko ngayon sa asawa ko. So, ganun ka katagal pala ho nung pag-follow up niyo po sa SSS Tacloban. Hanggang ngayon, wala pa rin wala po. Wala pa po. Umalis na lang po. Wala pa rin. Para lang mabigilan po ng idea po ang SSS, ang mister ho ninyo ay matagal na ho miyembro ng SSS? Opo. Ano? Binata pa po siya. So, wala ho siyang mintis sa kanya pong contribution. Ano po yung trabaho po ng mister ho ninyo? Ano siya eh, nasa, ang pinasokan niya, Rubber Band Corporation. Okay. Operator po siya doon. Okay. Ano pangalan ng mister ho ninyo? Arturo Humapit. Arturo Humapit. Okay, opo. Para at least malaman lang ho. Nasa linya ngayon po si Lilibet Suralvo. Siya ang Media Affairs po ng Social Security System o SSS. Ma'am Lilibet, magandang gabi ho. Si Alex Santos po sa Kilos Pronto, ma'am. Sir Alex, good opo. Evening. Oho, meron po hong lumuwas po ng gagaling po ng Leyte. Ay dahil po, sabi sa kanya, pabalik-balik daw ho ang sabi sa kanya ng SSS Tacloban. Ma'am, ganun ba ho talaga ho yung ating pong branch po sa Tacloban? Okay. Hindi, ganito yun. Ini-verify ko yung account ng kanyang mister. Opo. Wala akong nakikitang problema o naka-file na anumang benepisyo. Dapat yan may funeral muna eh. Okay. Tapos wala namang isang SSS number. Usually pag ganyan nagtatagal, doble ang number. Pero nag-alpa ako doon ang text yung pangalan, wala namang sa pangalan. Yung Arturo Humapit po? Yes, isa lang siya. Hindi ko lang matrace kung ano ang hinihingi ng SSS sa Global papuntang din. Kasi walang burial na nakapile. Ma'am, pwede pong natanong kung nakuha na po niya yung burial of funeral benefit. Kahit sin kong nakukuha sa'yo. Wala pa daw ho sila nakukuha. Oo, hindi na po eh. Oho. Ano po yung sinihingi nilang dokumento para ho makuha niya yung burial. Naibigay ba ho ninyo lahat ng mga ano? Pinakita ko po yung galing SS. Sabi niya, sabi na doon sa SS, wala pa rin yung galing dito sa Maynila na follow up. Naibigay na ho ninyo lahat ng mga dokumento ho ninyo, ma'am? Opo, yung pinakuha po sa akin, na ano ko po yun, daladala ko sa kanila. Meron nga ano nun, pinano ko pa nga sa abogado dahil meron daw na nagkamali sa ano ng yung petsa ng birthday. Okay. Opo, hindi inano ko po yun ng abogado. Naayos po yun. Oh, dalawa pong klase ng abogado, okay. Pinaano ko po. Para mabilis po tayo, Ma'am Lilibet, ano pwede ho natin gawin, ma'am? Pwede ho natin papuntahin po si Ma'am Lourdes. Sige, pag Friday, wala ako bukas ng Friday. Opo, sinong pwede hong umasikaso sa kanya, ma'am? I-refer ko na lang siya. Kasi mukhang, nakikita ko nga, mukhang 1961, si Mrs. is 1961. Mukhang malaking diferensya nga yung birthday. Mapakidalan lang po yung birth, i-refer ko na lang po kayo dun sa boss ko o dun sa aming kasama na pwede kayong asikasihin. Okay. Sige po. Okay, ma'am. I-ano ko na lang po. Okay. Ma'am Lilibet, thank you so much po, ha? Thank you rin. Salamat po. Okay. Si Lilibet Suralbo po yan ng Media Affairs and Social Security System. Okay, ma'am. Dalan ho ninyo man ninyo lahat ng dokumento, ma'am, no? Opo, yung birth certificate. Para at least maipakita nyo doon sa certificate. Yun, yun. Kailangan po yan. Okay? Saka marriage contract. Yeah. Maayos po yan ni Ma'am Lilibet. Okay? Opo. Thank you, ma'am. Thank you po. Dyan na muna kayo. Okay, dito naman tayo, Lex, ano?
Again, sinasabi ho namin sa inyo, mga totoong story ho ta, no? Hindi ho sila mga endorser, hindi ho sila binayaran, hindi ho sila yung kapareho ng iba nagsasalita dahil may bayad. Pag ang isang simpleng tao, totoong tao, nakaranas ng lunas. Halimbawa, kapareho ito, giant cell tumor. Dating sima, nag-umpisa, pananakit ng tuhod, ng bakasyon ng 2014. Rayuma yung unang diagnosis. Kaya lang, nakitaan ho sa x-ray na may crack ang kanyang buto. At nagpa-biopsy laman ay giant cell tumor. At yun ho, bedridden siya. At nasubukan niyo ho, ito'y pamamaga ng tuhod, nakalakad. Alam niyo ho ba kung bakit? Ito lang hininom. Ito nga hong sabing lunas, ano? Kung minsan hiwaga ho. Hindi ho gamot, herbal. Ay patuloy pa rin ho siya nagpapakonsulta sa doktor. Ay tuloy to rin hong inom niya. Kaya kung ganito hong inyong mararanasan, wag ho kayo basta mag-self-prescribe. Tingnan niyo lang, patingin din kayo sa doktor. Pero ito ho yung paggamit ng maintenance. Wag niyo hong gamitin ng parang gamot. Yun hong hiwaga. Ito, panoorin yung istorya. Noong October 2014, sumasakit siya, kaliwa kong paa. So nagpa-check up kami sa doktor, sabi ng doktor, rheuma daw muna. Noong November, nakita sa x-ray, mayroong crack. May 2015, doon ako nakapag-biopsy, isang giant cell tumor, yung aking sakit. Bedridden na ako eh. Nung may uminom ako ng Kinserval mula nung 2014. Malaki yung naging improvement niya kasi nabawasan yung nabawasan po yung laki niya. Nung last time ko na check up, nagsabi kasi ng doktor nag-improve. Nakakalakad na ako ng walang saklay. Nagda-drive na ako ng tricycle. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Mga boss, dito naman tayo sa ito'y update ho, no? Naalala niyo ba yung kababayan natin si Maj Del Baana sa Lebanon na minulesin ng kanyang amo at pinagsasampal ng magsumbong sa agency? Ito, you know, panoorin niyo. April 12. April 12, lumapit sa Kilos Pronto ang ama na si Marcelo Yuan.
Nais niyang tulungan makauwi ang anak niya, si Grace, si Julie Grace Manehan, nasa Lebanon. Agad nating isilangguni sa OWA ang kanyang reklamo sa Kilos Pronto. At nakauwi na po sa bansa si Julie kahapon. Ito pa. Isang hapon po, Sir Ben, Sir Alex, nagpapasalamat po ako. Kundi dahil po sa inyo, hindi po ako makakauwi. Hindi po magdadalo. And kung hindi nyo po pinalabas yung video ko, hindi po magdadalawang isip yung amo, anak ng amo ko na bumili po ng ticket ko. Maraming po salamat sa staff ng Kilos Pronto, sa inyo po Sir Ben, Sir Alex. Ayun, walang anuman niya Julie Grace Maneha at I'm sure tuwang-tuwa yung buong pamilya mo. Okay, dito tayo. Bitin ba kayo sa Holy Week vacation ninyo? Abay, dapat nang sundan yan ng masayang food trip. Sigurado itong tampok namin ngayong gabi. Swak sa inyo pong panlasa. Panoorin po natin. Sinigang na bok choy, tinapa and quinoa salad, nose to tail pettuccine, at backyard burger. Ilan lang ito sa ipinagmamalaking putahe ng Backyard Kitchen and Brew na matatagpuan sa The Grove by Rockwell sa C5 Pasig City. At bukod pa riyan, patok din sa kanilang menu ang 4 cheese and truffle at ang busog-lusog sa kanilang menu na Big Lunch, na meron ng baked potato, honey balsamic, and salad sa halagang 249 na piso lang. Ayon sa owner ng Backyard Kitchen and Brew na si Chef Edward Bugia, nakilala ang kanilang restaurant dahil sa kanilang mga kakaibang inihahain na mga putahe. Lahat ng konsepto ko na yan, hindi lang yung basta-basta tapsilog. Kumbaga, may ibang tapsilog. So dito, hindi lang bok choy. Paano gagawin natin? Sinigang na bok choy. Laging gusto kong may naiiba para babalikan mo dahil hindi mo tumahanap sa ibang lugar. Ang kagandahan pa, ang kanilang mga iniahain sa kanilang menu ay talaga namang healthy. Pagdating sa mga health conscious naman, meron akong especially na isa ditong item na nakatutok dyan. Meron kami isang salad dito na ginagamitan namin ng quinoa. Yung quinoa, super kasama sa mga superfoods, no? Na very, very healthy, nakakatulong sa digestive system natin. Naitayo raw nila ang Backyard Kitchen and Brew noong 2014. Ang kanila raw kauna-unang branch ay matatagpuan sa UP Town Center. Pero sa ngayon, apat na ang branches ng kanilang restaurant. Yung main na branch namin ng Backyard since 2014, yan. Yung una naming branch was in UP Town Center. Then a year after, tinayo na namin yung dito sa Grove, baka yung sa Circuit Makati. Then just last year, tinayo naman namin yung sa Uptown Mall in BGC. So apat na branches na siya. Kaya naman sa mga naghahanap ng mga makakainan, isama nyo na sa inyong listahan ang Backyard Kitchen and Brew. Pasok na sa inyong budget, tiyak swak pa sa inyong panlasa. Ayun, dito tayo sa sala ng mga balita, Ben. Si Justice Secretary Vit Aguirre ay pinagtanggol po si Pangulong Duterte sa isyo ng human rights sa Pilipinas. Inaisa-isa ng mga Filipino-American journalists sa New York ang mga sunod-sunod na paglabag daw umano ng Pangulo sa Karapatang Pantao sa bansa, particular po itong laban po nila sa droga. Sagot ni Justice Secretary Aguirre, walang state-sponsored killing sa Pilipinas at dapat nang igalang po to ang anti-drug campaign ng ating pong pamahalaan. Ano say po ninyo? Sabi ni Jing, that's what our government officials should do. Kung ano ang tama, dapat ipaglaban. Celestina Mercurio, wala silang magagawa. Maraming taga-suporta si Pangulo. Masaya kami sa programa niya. Ayun, si Jonalyn Dela Cruz, ito mahaba-haba. Agree ako sa iyo, Sec. Vit Aguirre, na handa naman Hindi naman na sponsored ng Pangulong Duterte ang EJK sa bansa, kaya dapat lang huwag makialam yung dilawang
film journalists sa bansa dahil hindi nila alam kung gaano katalamak ang droga sa Pilipinas na maraming mga mamamayan na nasisira sa droga na yan. Bakit ayaw nang tigilan itong mga kultong dila o ang pangulo na magawa niya ang kanyang trabaho? Ayos. Thank you sa inyong mga padalang salubin. Okay. Patuloy tutukan ho ang Kilos Pronto. Ha? At syempre, bukas po ang Kilos Pronto sa inyong pong mga sumbong. Kaya ito po inyong pong kakampeng Kilos Pronto. Higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan. Dapat Kilos Pronto! Pronto!